Isang magandang araw muli sa inyo mga kahugot, at isa na namang makahugot moment ang itatagpok natin sa pangalawang episode ng Moment of Love entitled First Love. So yun nga, First Love ang title. Una sa lahat, binabati ko ang aking kaibigan na nasa Saudi na si Rolly Buscato. Sana bro, mag-ingat ka dyan, and ganun din sa ating grupo na Colocois Group, no? Sana dumami pa ang ating mga isda, mga palaisdaan, no? Dumami at dumaki. Okay, so proceed tayo, no? Isang uling istorya ang muling nakatawag pansin sa ating sa atin habang nag-check tayo ng ating inbox sa ating Facebook page. At sigurado na maraming kahugot ang magta-throwback moment sa istorya na ito, ha? Throwback moment yan, ha? Ngayon, ayon sa ating sender, sa panahong hindi sinasadya ay muli niyang nakita ang taong unang nagparamdam sa kanya kung ano ang meaning ng love at kung ano ang feeling ng pain. In short, she met her first love again accidentally. Yan, first love na naman ang sangkot. Napakahirap tanggihan yan, ang mga first love na yan. Ako. At yun nga, muling nabuhay ang matagal na pag-ibig na inaakala nilang matagal nang natapos. Sa mga events ng muli na nagpakikita ay ramdam nila ang feeling na noon ay naramdaman nila, and she know na they are true to each other. Syempre, may nararamdaman, diba? But this happens not in the right time. Yun ang masakit. And maybe there's no right time for there to make it happen, dahil meron na silang mga taong masasaktan. Yun ang pinaka mahirap na sitwasyon, no? Ang sabi dito ay nakita niya ang kanyang first love, but hindi sa tamang panahon. Okay? Hindi sa tamang panahon, at siguro nga tama. Hindi rin ito, or wala rin tamang oras para sa kanila, dahil meron na silang mga tao masasaktan. In short, they are both taken, and they are not free to do those things na kanilang ginagawa, no? Okay? Ito lang ang masasabi ko sa inyo, sa iyo. Wala akong karapatan para husgahan kayo. Siguro nga, totoo ang nararamdaman yung dalawa nung muli kayo nagkita. Maybe you are not intended to do those things when both of you are taken. Well, it happens lang na yung pag-ibig na akala nyo ay nawala na sa matagal na panahon ay came back and deceived you both. Yes, that love is deceiving you, both to try again and to feel each other again, habang alam nyo na may mga taong masasaktan, no? But the point is, this is not the right time for you to do those mistakes in your life, no? Isipin nyo na lang yung mga madadaya, okay? Yung mga madadaya, and at the same time, isipin nyo na lang na nadaya lang kayo na inyong damdamin. O syempre, alam ko mahirap itanggi yung love, dahil in the first place, yung guy ay hindi mo naman bago kilala, no? This guy is part of your important past. He is your first love, and you are her first love too. So I know na meron talagang feelings dito, at hindi ito naging lokohan lamang sa mata at sa pakiramdam nyo. So you are connected to each other,
no? Hindi ito bago, no? Okay? Hindi ito bago. Pero matitiis mo ba na lokohin yung ibang tao na nagmamahal din sa'yo? Yan ang tanong, and you are both already doing it. Okay? My suggest is to give up the love that you have for him. Give up once again that guy na muling nagpagulo ng mundo mo. At matuto tayong gawin ang tama. Ano ba yung tama na sinasabi ko? Yung tama na hindi lang para sa iyo, kundi ang tama na para sa lahat, para sa iyo, para sa inyo, at para sa mga taong umaasa na nakapaligid sa inyo. Gawin mo ang tama para sa mata ng Diyos, at hindi ang tamang ini-interpret ng puso mo. Dahil kung i-insist mo yung tama na gusto mo, mauuwi lang kayo sa kasalanan. Kumisan, mapaglaro talaga ang tadhana at tila nananadya. Dahil kung kailan tahimik ka, ay ilalapit naman sa iyo yung taong naging parte ng iyong mahalagang nakaraan. Pero sa gantong sitwasyon, kailangan mong maging matalino. Mamimili ka. Kayan o katapatan. Hayaan mo na lang ang takbo ng panahon. Madam, iwasan mo yung sitwasyon. Iwanan mo ang ganyang sitwasyon na at manatili tayong tapat sa mga partner nyo. Manatili kayong tapat sa mga partner nyo. Okay? Siguro suntok na talaga sa buwan ang mga bagay na gusto nyo mangyari. No? Mahirap na talaga mangyari. Let yourself to be free to that torn of the past, and let the future decide to both of you, and be happy na lang siguro. To the guy now na nandyan sa tabi mo, at who also loves you, that is the perfect decision that you can make to yourself para sa ikaayos na lahat. So yan yung aking advice sa iyo. Wow. Yan ang aking advice sa iyo. Kung minsan talaga meron ganitong mga pangyayari sa buhay na talaga sa dyan nakakapanghinayang, pero hindi mo naman dapat panghinayang, kasi alam mo na ituturo ko nito sa landas ng kahihiyan at landas ng faithfulness, no? Okay? So marami kang masasaktan. Siguro ang masasabi ko lang ay mas mabuti na ang maging desisyon mo ay kalimutan mo first love mo. Kalimutan siya at hayaan na lang yung pagtakbo ng panahon. Kung makikita ka ba kayo, or kung hanggang talagang ganto na lang kayo. Diba? Hayaan nyo na. No? Hayaan nyo na yung mga bagay ng alaala. No? At the same time, siguro maging thankful na rin kayo, kasi for the last time, naramdaman nyo yung pagmamahal o yung love na ipinagkait sa inyo nung nakaraang panahon. No? At hindi ko kayo hahatulan dyan. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. At lahat naman tayo nagkakamali. At siguro nga, katulad ng sabi ko, mas maganda na ang maging desisyon mo ay hindi lang desisyon para sa iyo, kundi desisyon na makapakinabangan ng lahat. No? At yan ang ating pangalawang episode ng Moments of Love na pinamagatang First
love. Guys, huwag niyo po palang kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel na Jason TV at ganun din sa aking Facebook page na Jason TV syempre. At meron ako mga content na ginagawa. So, 4 content ang aking ginagawa, which is NBA, especially ngayon kasi ginagawa ko yung tribute kay LeBron James, no? At meron akong non-copyrighted na music, no, na pwede nyong patugtugin pag kayo ay medyo nalulungkot. At meron din tayong syempre yung first love ko, yung martial arts, no? So meron tayong mga tutorial and then showcasing ng Wing Chun, Kung Fu, at syempre itong bago kong segment na Moments of Love na medyo corny pero sigurado tatamaan ang makikinig dito. So guys, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig at sana ay magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Moments of Love by Jason TV.